Marami sa atin ang na-addict sa inuming soft drinks. Karamihan sa ating mga Pilipino ang di maiwasang uminom ng inuming ito, lalong-lalo kapag sa panahon ng tag-init, dahil ito ay isang pamatid uhaw. At sa mga fast food chain o mga restaurant ay madalas natin nakikita na nangunguna sa kanila mga display ay ang mga dilata or deboting coke. Ngayon, ating alamin kung paano ito na imbento, sino kaya ang naging chemist nito at kailan ito ipinakilala sa mga tao ang soft drinks na coke or Coca-Cola sa panahon ng pagkalika nito hanggang sa kasalukuyang panahon. Bago tayo mag-umpisa, pakilala muna natin ang ating munting channel. Paki-like, comment, share, subscribe at huwag kalimutan pakipindot ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga video na aking ina-upload tulad nito. Ang Coca-Cola o Coke ay isang carbonated soft drinks na may lasa ng cola na ginawa ng Coca-Cola Company noong 2013. Ang mga produkto ng Coke ay naibenta sa mahigit 200 bansa sa buong mundo kung saan ang mga mamimili ay umiinom ng higit sa 1.8 billion paghahatid ng inumin ng kumpanya bawat araw. Ang Coca-Cola ay nairanggo ang numero na ika-87 sa 2018 Fortune bilang ika-500 na listahan ng mga pinakamalaking korporasyon sa Estados Unidos ayon sa kabuuang kita batay sa pag-aaral ng pinakamahusay na pandaigdigan tatak ng Interbrand noong 2020. Ayon sa kanila, ang Coca-Cola ang ika-6 pinakamahalagang tatak. Ang orihinal na Coca-Cola noon ay ibinibenta bilang inumin para pampakalma at inilaan bilang isang patent na gamot. Ang Coca-Cola ay naibinto noong huling bahagi ng ika-19 na siglo ni John Smith Pemberton mula sa Atlanta, Georgia. Noong 1888, ibininta ni Pemberton ang mga karapatan sa pamamayari kay Asa Griggs Cadler, isang negosyante na ang mga teknika sa marketing ay humantong sa Coca-Cola sa pangingibabaw nito sa pandaigdigang merkado ng soft drinks sa buong ika-20 at ika-21 siglo. Ang pangalan ay tumutukoy sa dalawa sa mga orihinal na sangkap nito, dahon ng coca at cola nuts na isang pinagmumulan ng caffeine. Ang kasalukuyang formula ng Coca-Cola ay nanatiling isang lihim ng kaalaman. Gayunpaman, ang iba't ibang naiulat na mga resipi at pagka-eksperimentong libangan ay naipublish. Ang lihim sa paligid ng formula ay ginamit ng Coca-Cola sa marketing nito dahil kakaunti lamang ang hindi kilalang empleyado ang nakakaalam ng formula. Ang inumin ay nagbigay inspirasyon sa mga imitator at lumikha ng isang buong klasifikasyon ng soft drink.
at tumantong sa pag-promote ng Coca-Cola bilang isang healthy tonic dahil si Pemberton ay malubhang nasugatan sa American Civil War noon. Ito ang naging sanhi ng kanyang pagkagumon sa gamot na morphine. Kaya binuo niya ang inumin bilang isang patent na gamot sa pagsisikap na makontrol ang kanyang pagkagumon sa gamot na morphine. Ayon sa kasaysayan, noong Hulyo 1886, ang pharmaceutico na si John Stitt Pemberton mula sa Columbus, Georgia ay nag-imbento ng orihinal na inuming Coca-Cola na na-advertise bilang nakakatulong sa pag-alis ng sakit ng ulo na ibinibinta pangunahin sa mga butika bilang isang inuming gamot. Si Pemberton ay gumawa ng maraming mga eksperimento sa paghahalo at naabot ang kanyang layunin. Ang bagong produkto ay hindi pinangalanan at hindi carbonated. Ang bookkeeper ni Pemberton na si Frank Mason Robinson ay kinikilala sa pagbibigay ng pangalan sa produkto at paglikha ng mga logo nito. Pinili ni Robinson ang pangalang Coca-Cola dahil sa dalawang pangunahing sangkap nito na dahon ng coca at cola nut. At dahil ito ay isang alliteration, si John Pemberton ay nagpahinga at iniwan si Robinson upang mag-promote at magbenta ng Coca-Cola ng mag-isa. Isinulong ni Robinson ang inumin na may limitadong budget na mayroon siya at di naglaon ay nagtagumpay. Paglipas ng ilang taon, ang Amerikanong negosyanteng si Asa Griggs Candler ay bumili ng formula at atak ng Coca-Cola at di naglaon ay dito nabuo ang Coca-Cola Company sa Atlanta noong 1892. Noong 1895, ang Coca-Cola ay bininta sa buong bansa. Noong 1919, ibininta ang kumpanya sa Trust Company ng Georgia ni Ernest Woodruff. Mababasa sa kauna-unahang ads ng Coca-Cola noon ang ganito, ang Coca-Cola ay masarap, nakakapresko, nakakatuwa, nakakapagsigla. Si Candler ay isa sa unang negosyanteng gumamit ng merchandising na kanyang diskarte sa advertising. Noong 1948, inangking ng Coca-Cola ang humigit kumulang sa 60% ng market share nito. Dahil noong 1899, ibininta ang formula at brand sa halagang 2,300 kay Asa Griggs Candler na pinagsama-sama ng Coca-Cola Company sa Atlanta noong 1892. Ang kumpanya ay nagpatakbo ng isang franchise distribution system mula noong 1889. Ang kumpanya ay higit na gumagawa ng syrup concentrate na pagkatapos ay ibinibenta sa iba't ibang mga bottler sa buong mundo na may hawak ng mga eksklusibong teritoryo at pagmamay-ari ng kumpanya ang anchor bottler nito sa North America, Coca-Cola Refreshments. Dagdag pa dito, taong 1885 ang Pemberton's Eagle Drug and Chemical House na kanyang butika sa Columbus, Georgia. Inirehistro niya ito bilang French Wine Coca Nerve Tonic na nilikha ni Pemberton. Ang tonic ni Pemberton ay maaring inspirasyon bilang isang French Corsican na coca wine. Ngunit kasama rin sa kanyang recipe ang African Cola Nuts na ang pinagmumulan ng kape ng inumin. Tadapwat pagsapit ng taong 1886, ang Atlanta at Fulton County ay nagpasa ng batas sa pagbabawal ng inuming nakakalasing. Ngunit tumugon agad si Pemberton sa pamagitan ng pagbuo ng Coca-Cola, isang di-alcohol na versyon ng French Wine Coca ni Pemberton. Ito ay binibinta bilang Coca-Cola, the temperance drink na umaapila sa maraming tao dahil ang kilusan ng pagtitimpi ay nagtamasa ng malawak na suporta sa panahong iyon. Ang unang mga benta ay sa Jacob's Pharmacy, Atlanta, Georgia, noong Mayo 8, 1886, kung saan una itong nabili sa halagang 5 sentimo bawat baso. Ang mga fountain ng soda sa butika ay sikat sa Estados Unidos noong panahong iyon dahil sa paniniwalang ang carbonated na tubig ay mabuti para sa kalusugan. At ang bagong inumin ni Pemberton ay binibenta bilang isang patent na gamot na sinasabi ni Pemberton na ito ay isang lunas para sa maraming sakit. Kabilang ang morphine addiction,
hindi pagkatunaw ng pagkain, nerve disorder, pananakit ng ulo at kawalan ng lakas. Pinatakbo ni Pemberton ang unang patalastas para sa inumin noong Mayo 29 ng parehong taon sa Atlanta Journal noong 1888, tatlong version ng Coca-Cola na ibinibinta ng tatlong magkahiwalay na negosyo ay nasa merkado. Isang co-partnership ang nabuo noong Enero 14, 1888 sa pagitan ni Pemberton at apat na negosyante sa Atlanta tulad ng J.C. Mayfield, A.O. Morphy, C.O. Mulahi at E.H. Bloodworth. Hindi na nakodified ng unang nilagdaang dokumento, isang pandiwang pahayag na ibinigay ni Asa Cutler mga taon na iniinit sa ilalim ng patotoo na nakakuha siya ng stick sa kumpanya ni Pemberton noong 1887. Ipinahayag ni John Pemberton na ang pangalang Coca-Cola ay pangamay-ari ng kanyang anak na si Charlie Pemberton. Ang record ng control ni Charlie Pemberton sa pangalang Coca-Cola ay ang pinagbabatayan na kadahilanan na nagpapaintulot sa kanya na lumahok bilang isang pangunahing shareholder noong Marso 1888 na nagahain ng kumpanya ng Coca-Cola na ginagawa sa lugar ng kanyang ama. Ang eksklusibong control ni Charlie sa pangalan ng Coca-Cola ay naging patuloy na tinik sa panig na Asa Cutler, at kaya ang panganay na anak ni Asa Cutler na si Charles Howard Cutler ay nakakda ng isang libro noong 1950 na inilathala ng Emory University. Natiyak na talambuhay na ito tungkol sa kanyang ama, partikular sa sinabi ni Cutler noong Abril 14, 1888, si Asa Griggs Cutler ay bumili ng isang ikatlong interest sa pormula ng halos ganap na hindi kilalang proprietary elixir na ikilala bilang Coca-Cola. Ang deal ay talaga ang pagitan ng anak ni John Pemberton na si Charlie at Walker Cutler Incorporation, kasama si John Pemberton na gumanap bilang consigner para sa kanyang anak sa halagang $50 pababa at hanggang umabot ng 500 sa loob ng 30 araw. Nakuha ni Walker Cutler Incorporation ang lahat ng isang ikatlong interes sa Coca-Cola Company na hawak ni Charlie, habang pinanghawakan pa rin ni Charlie ang pangalan. Pagkatapos ng kasunduan noong Abril 17, 1888, ang kalahati ng mga bahagi ng interes ng Walker Dozier ay nakuha ni Cutler para sa karagdagang $750. Kahit sino pa man ang totoong nag-umpisa ng kumpanyang Coca-Cola, isa lang ang ating masasambit ang salamat ng marami sa nakaimbento ng inumin ito, at sa hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nagbibigay saya, ngiti sa bawat taong uhaw. Paalam!